was a nice right hand as I said that. But it needs to be more. And a nice lead left hook sends his opponent. Ang bagong alas ng light flyweight division, yan ang ating pag-uusapan mga boss. Ngunit bago ang lahat ay gusto ko munang magpasalamat dahil sa laging pagsusubaybay sa ating mga videos. Ang pinagmamalaking pambato ng Cagayan de Oro City Misamis Oriental na si Marco John Pabiliaran Remontizo o kilala sa pangalang Marco John Remontizo alias the Pacific Cyclone, ang 24 years old na si Marco ay isang southpaw fighter at may taas na 5 feet and 3 inches, hawak ang malupit at matinding kartada na 15 wins 12 wins sa pamamagitan ng knockout. Si Marco ay kasalukuyang ranked number 5 sa light flyweight division sa Pilipinas at ranked number 27 naman na pound for pound sa ating bansa. Si Marco ay isang mahusay at mautak na mandirigma, hawak nito ang WBC Asian Light Flyweight Belt at iilang mga boxing awards sa kanilang lugar. Nakilala ito dahil sa bagsik ng mga kamao nito. Taglay nito ang kamao ng isang kalabaw, yung tipong sa hospital ka na magkakamalay pag ikaw nakatikim ng malinis na suntok mula sa batang ito. Kagaya ng karamihan mga boss, ang pagboboxing ang nakikita nitong bukod tanging paraan upang may ahon ang pamilya sa kahirapan. Kaya naman halos lahat ng mga nakalaban nito ay puro knockout ang sinapit. Hindi lamang mga Pinoy at pipitsugin ang mga pinataob ng ating bida. Ang video na ito ay magmistulang lugaw na walang asin kung hindi natin mapapanood ang iilang mga laban ni Marco na talaga namang nagbigay marka sa boxing community. Kung ready ka na, let's go at umpisahan na po natin. Ginawa ni Marco ang kanyang professional debut noong 27 ng Mayo taong 2017 laban kay Michael Chameleon na may record na 8 wins at 5 talo, habang ang ating bida ay wala pang record sa pro boxing. Pinatunayan ng ating bida ang pagiging matapang nito. Bagamat baguhan ito sa pro fighting, pinataob lang nito ang kalaban sa round 5 at naging matagumpay sa unang sabak sa lona. Ang batang Cagayan de Oro City ay hindi na mapigilan sa pag-abante, kaya tinawag itong Bagyong Pasipiko. Naging active ito simula nang maging professional na boxer at nagkaroon ng magkasunod-sunod na panalo na walang talong kartada sa Marbon Boxing Gym taong 2022 March 20. Ay susubukan ni Marco ang bagsik ng mas veteranong fighter na si Jerry Tumogdon na may record na 29 wins and 10 losses, habang ang ating bida naman ay may record na 12 wins at 10 wins sa pamamagitan ng knockout. Maglalaban ang dalawa ng 10 rounds para sa noon title bout. Sa laban na ito ay pinatunayan ni Marco kung bakit siya binyansagang Bagyong Pasipiko. Ang laban ay nagmistulang mismatch dahil sa lakas at husay ng ating bida. Nang ibabaw ang bilis at bagsik nito laban sa mas veteranong Jerry Tumogdon, ang bakbakan ay nahinto sa round 2 nang magdiskarga ng malulutong na mga kombinasyon ang ating bida. Nakapagpatama ito ng double left body shot na mahahalin tulad sa bagyo ang lakas. Lumuhad si Jerry sa lona at hindi na nagawa pang ipagpatuloy ang laban. Ang husay ng ating bida ay naghatid sa kahanga-hangang panalo sa pamamagitan ng technical knockout sa round 2. Yeah, hap dito si Jerry Tumogdan. And he's digging to the body right now. And there you go. Just the pain of the body shot. And you can see on the face of Jerry Tumogdan, he started with the head and he went to the body shot. Makalipas ang isang taon mga boss, ay nakatakdang dumayo ang ating bida sa bansang Thailand upang harapin ang world top rated fighter at hari ng light flyweight ng Asia na pambato ng bansang Thailand na si Denain Yabapukaw na may record na 17 wins at 3 talo lamang. June 23, 2023 sa Swamlem Night Bazaar Thailand ay susubukan ng ating bida na agawin ang titulong hawak ng Thai fighter na WBC Asia Light Flyweight Belt.
Bago ang bakbakan ay talaga namang dehado ang ating bida sa mga betting odds. Maging ang mga Pinoy boxing fans ay sinabing pampetaba record lamang ang ating bida sa Thai fighter na halos walang naniniwala na kaya nitong manalo maliban ang kanyang team at ang sarili. Ganun pa man mga boss, ang bagyong Pasipiko ay muling nagpamalas ng husay at lakas ng isang mandirigmang Pinoy. Ang Noy akala ng karamihan na magpapatalo lamang ito sa Thai fighter ay naging dominant sa halos lahat ng rounds. Pinahinto ni Marco John Rementizo ng Cagayan de Oro si Denaini Afekaw ng Thailand para makuha ang titulo ng WBC Asia Light Flyweight, nang ibabaw si Rementizo sa laban na nagpabagsak sa pambato ng Thailand ng tatlong beses, isang beses sa second round at dalawang beses sa ika-anim. Isang masamang kaliwang hook sa katawan ang nagpaluhod sa Thai fighter, hindi na nagawa pang tumayo nito. Ang bagsik ng ating bida ay naging sandata upang maiuwi ang WBC Asia Light Flyweight belt. Pinatunayan ni Marco na hindi tama ang sinasabi ng karamihan na pampetaba record lamang siya sa Thai fighter. August 31 ng taong 2023 ay muli itong dadayo ng Thailand upang harapin si Genoa Trienpit para sa 6 rounds fight. Sa Space Plus Bangkok, Thailand ay nakatakdang magharap ang dalawa. Si Rementizo, na sumabak sa 50.9 kilos, ay gumawa sa unang round ng aksyon upang mag-jab, mag-aral, mag-land ng ilang combo habang inaalam ang kanyang mas matangkad. Walang takot na kalaban, isang binata na isa ring Muay Thai warrior, talagang uminit ang intensity para sa second frame na may mas mabilis, mas makapangyarihang batang Cagayan de Oro na nakasuot ng matingkad na navy blue trunks pasulong sa kanyang kalaban, na bumitaw ng mga nakakapinsalang right hooks at left uppercuts. Ang malabomba na mga suntok ay yumenig kay Ginowat habang siya ay sumabit sa mga ropes, na pinilit ang matapang na Thai sa retrieval mode sa pagtatangkang makalayo mula sa matinding apoy. Habang hinahabol siya ni Rementizo sa ibabaw ng ring, isang napakalaking right hook na inihagis ng Pinoy ang tumama sa kaliwang bahagi ng panga ni Ginowat, na agad na nag-short circuit sa kanya upang maging brown out. Ginawa nitong unang nawalan ng malay ang matigas na Thai sa canvas sa ika-41 segundong marka sa round 2. Sa kabutihang palad, nagkamalay si Ginowat makalipas ang ilang segundo sa tulong ng ring physician na si Dr. Jirisak at sa tulong ng promoter na si Brico Santig na nagmamadaling umakyat sa ring dala ang berding tangke ng oxygen upang magbigay ng kinakailangang oxygen sa bumagsak na boksingero. Ang husay, lakas, bilis at mga impresibong mga panalo na ngayon ay nagtulak kay Marco John Rementizo na maging rank number 12 sa WBC kung saan ay pinaghaharian ng pambato ng bansang Japan na si Kenshiro Teraji. Si Marco ay kasalukuyang may 15th wins at 12 wins sa pamamagitan ng knockout. Alam natin na hindi lang dito magtatapos ang magandang karera ng ating bida, so suportahan po natin ito palagi sa kanyang mga susunod pang mga laban. Hanggang dito lang muna tayo mga boss, muli, salamat sa panunood, God bless sa iyo at sa pamilya mo. Shoutout po, Daily Fight Hub, Philippines. Yo, ako nga pala si Kenneth Lober, PBF Bantamweight Champion. Shoutout sa Daily Fight Hub PH. Please like and share, subscribe.